Magandang araw sa atin mga kababayan, saan man tayo sa mundo, bago po ang lahat. Palakpakan muna natin ang ating mga sarili, mga kababayan. Yes, magandang balita po to. Sa pagbisita ni Speaker Martin Romualdez sa Pag-asa Island, mga kababayan, tatalakayin natin ang balitang ito sa Manila Bulletin, October 7, 2023. Ayon po dito sa balita, layunin ng House of Representatives na maglaan ng 3 billion pesos para sa development projects sa Pag-asa sa bayan ng Kalayaan sa Palawan. Magandang balita po yan, mga kababayan. Sa wakas, itidevelop na yung Pag-asa Island sa Palawan, mga kababayan. Palakpakan natin yan. Ginawa ito ni Speaker Martin Romualdez kasunod ng pagbisita sa liblib na bayan sa West Philippine Sea na sinamaan ng ilang kongresista at opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Well, sa una, para lang sa airport at reclamation dito, we are looking at a budget of at least 3 billion pesos para sa airport reclamation extension, which coincides with the naval port and fishing sanctuary. Yan po ang sabi ni Speaker, mga kababayan. So magandang balita po yan. Sabi pa niya, maaari pang i-develop ang isla bilang tourist destination tulad ng Maldives. Kaya anian namin ang lahat na pumunta at bumisita dito. But we shall develop the facilities here, the airport, the seaport, and the other facilities within the Kalayaan Group of Islands. Dagdag pa ni Speaker Romualdez. Sa kabilang bahagi, nagpahayag ng pasasalamat si Chief of Staff General Browner Jr. sa Kamara sa pagkilala sa pangangailangan na palakasin ang mga mapagkukunan ng depensa ng bansa pagkatapos ng kanilang pagbisita sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ang sabi pa ni General Browner, ang pangalan ng laro sa West Philippine Sea ay epektibong presensya. Presence, ibig sabihin kung sino ang nandun ay may control sa particular na lugar na yon. Dagdag pa ni General Browner. Idinagdag pa ni Browner na mayroong patuloy na pangangailangan para sa pagunlad, hindi lamang sa Pag-asa Island, kundi pati na rin sa iba pang nasakop ng West Philippine Sea. Yan po. So magandang balita po yan. At least i-develop na po ang West Philippine Sea. I-develop na po ang Kalayaan Group of Islands, especially yung Pag-asa Island, mga kababayan. So at least magkakaroon na ng airport, seaport, at saka magiging tourist spot na yung Pag-asa Island. Magandang balita po yan. Sana po ma-aproban po ng Kongreso yung budget na 3 billion pesos para sa ganun ay ma-develop yung Pag-asa Island. So, yan lang po ang ating ibabalita, mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. Again, George Sir Vlogs, huwag kalimutan mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para sa ganun ay ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Salamat po. God bless.